Balita mula Albay. Umalma ang ilang all-terrain vehicles o ATV service providers sa pagkansila ng kanilang operasyon ng lungsod ng Legazpi dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa isang operator na si Cyril Chan ng Your Brother ATV, malaking epekto umano sa turismo ng Legazpi sa naging desisyon ng lungsod. Aniya, apektado rin umano ang halos nasa 30 empleyado nito, maging pamilya naman ito sa nasabing barangay. Hindi naman umano delikado sa mga turista ang kanilang ATV dahil nasa labas umano ito ng 6-kilometer permanent danger zone. Nag-iba rin umano sila ng ruta o trail kung saan mas madaling makalabas ang mga turista sakali mang magkaroon ng malakas na eruption ng bulkan. Panawagan ni Chan na payagan na silang mag-operate. Outside po ng 6-kilometer radius yung pinupuntahan ng mga guests natin. It's nasa safe zone po sila. Then dito po sa trail natin, may makikita kayo mga villages na hindi po affected eruption ng Mayon Vulcano. Almost every day, hundreds of tourists are doing the tour, and malaki pong kawalan sa tourism ng Legazpi ang pag-cancel ng tours natin dito. Hindi lang doon, affected din po yung mga natutulungan natin na mga tao sa taas na affected din ng eruption. Matatandaan ng nakaraang Biyernes ay kinansela ng lungsod ng Legazpi ang lahat ng ATV operations sa lugar base na rin sa rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction Management Council dahil sa banta na posibleng eruption ng Bulkang Mayon. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Botan Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa lungsod ng Bacolod na recover ang 1,734,000 na halaga ng umunoy shabu ang nakuha sa isinagawang drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Group at kapulisan ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office sa Puroktahong Barangay 2, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon, ang naresto kinila na si Arnold Jimeneya, 19 anyos, estudyante at residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Pendon, si Jimena ang umano'y high value individual o HBI at 3 linggo ng sinosurveillance bago isinagawa ang operasyon. Ayon pa kay Pendon, kanilang ibinabalidate sa ngayon ang report na mayroong malaking grupo ng sindikato kung saan miyembro ito si Jimena. Nakuha kay Jimena ang 50 hit cell ng transparent plastic sachet ng umano'y shabu. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang araw na ito, June 28, 2023, ay deklaradong regular holiday sa buong bansa bilang pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa pananampalatayang Islam. Alinsunod sa batas ng Republic Act 9849, deklarado ang 10th day of Zulhijjah ang 12th buwan ng Islamic kalendar bilang pag-obserba ng Eid al-Adha. Kasunod ng 1444 Hijra Islamic Lunar Calendar, recommended ng National Commission on Muslim Filipinos na ang June 28, 2023 ngayong araw ay deklaradong National Holiday bilang pag-obserba nitong pangalawa sa pinakamahalagang holidays na sineselebrate ng Islam. Una ay ang Ramadan at pangalawa itong Eid al-Adha, ang araw ng pagunita sa pagiging obedient ni Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam at walang pag-aatubiling isacrifice nito ang kanyang anak na si Ishmael na pinigil ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa halip ay pinapalitan kay Angel Jibril ng malusog na karnero ang inihaing alay. Ang pagdiriwang ng Eid al-Adha ay sa pamamagitan ng mga congregational prayers sa iba't ibang designated areas ng bawat Muslim communities. Suportado din ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang batas na ito at nagpalabas din ng Malacanang ng Proclamation No. 258 na nilagdaan ng Pangulo declaring Wednesday, June 28, 2023 a regular holiday. Sa Barm Region, ngayong umaga, inihanda ang buong ground ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City para sa idarao sa congregational prayer at kasunod nito ang masaganang salo-salo ng magkakapatid sa pananampalatayang Islam na may kaakibat ng pagpapatawad sa isa't isa at ang paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.